Ang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-apat na linggo na ng ating kwaresma. At ang ebanghelyo natin sa araw na ito ay pagpapakain ng Panginoon sa 5,000 katao. Noong araw po may mga heresiya o maling turo na limitaw noong 12th century. Isa nga po dito ay yung tinatawag na katari. Sa mga katari ay dubang masama anumang bagay na ukol sa katawan. Kaya kagaya ng pagtatalik, kagaya ng pagbubuntis na tinuturing na masama. Kaya noon, nauso yung sinasaktan yung katawan. At noong 16th century yun naman po, ay may limitaw na tinatawag na alumbrados. Yung mga alumbrados naman ay binibigyan lugod naman yung katawan. Kung paano yung katari, sinasaktan yung katawan, sa alumbrados naman binibigyan lugod yung katawan. Pero wala po sa mga bagay nito yung tinuturo ng Panginoong Hesus. Sa halip, tinuturo ng Panginoong Hesus na pahalagahan pareho ang katawan at kaluluwa ng tao. Bagaman pinapahalagahan ng Panginoon higit no yung kaluluwa, no. Sabi niya, no, hindi lamang sa tinapay na ubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mamumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya sa ebanghelyo natin sa John chapter 6, no, makikita natin ang Panginoon mismo pinakain niya ang napakaraming tao. Pinalakad niya ang mga pilay, pinadilat ang mga bulag, pinakakain ni gugutom, pinagaling yung sakit. Sa mga tuwing pinapahalaga ng Panginoon ang katawan ng tao. Kaya kung gusto po natin na makatulad tayo ng Panginoon, bigyan pansin po natin sa panahong ito, lalong-lalo na yung pagpapakain sa nagugutom. Hindi man tayo makapagparami ng tinapay kagaya ng ginawa ng Panginoon, no? Pero sa pamagitan ng kakunting kakayahan natin, makakatulong tayo na malaki sa gawain ng pagpapakain sa nagugutom. Kung maaalala natin sa ebanghelyo, no, may bata roon na nagbigay ng 5 tinapay na sibada at 2 isda. Yun ay ginamit ng Panginoon para makakain yung napakarami. Kaya huwag po natin sabihin na wala tayong ibibigay, huwag po natin sabihin wala tayong kakayahan. Ang mahalaga, ibigay natin sa Panginoon anumang meron tayo. At kahit na ito'y maliit, gagawin ng Panginoon na ito'y malaki at dakila. Alalahanin po natin ang sabi ni Santiago Apostol sa kanyang isumulat sa chapter 2. No? Ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Anong saysay na sabihin mo sa iyong kapwa, ano, humayo ka, no? At magpakabusog. Ngunit hindi mo naman siya pinakakain. Ngunit hindi mo naman siya dinadamitan. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Amen.